Romans chapter 5 verse 12 up to 21. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises. Kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam na siyang anyo niyaong darating. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaki, si Jesucristo. At ang kaloob ay hindi gaya na nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ika-aring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, luwa pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa. Sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aring ganap ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana datapwat. Kung saan nanagana ang kasalanan ay nanaganang lubha ang biyaya upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay. Ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Amen.